In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Persons are the harvest. Ang tunay na ani ay mga tao. We think of the harvest naturally as the wheat, the grapes, the figs, the olives. Kumisan inisip nating bunga, siyempre yung mangga, yung bayabas, yung santol, yung mga prutas. Pero if you read closely, sa kaharian ng Diyos, ang bunga hindi yung pinipitas sa halaman. Ang bunga para sa kaharian ng Diyos, ang bunga ng ating parokya, ang bunga ng yung mga pamilya ay ang mga tao, ang mga anak ninyo, ang mga apo ninyo, ang ating mga kabataan, sila ang bunga ng ating pananampalataya. Hindi material na bagay. Your son, your daughter, your brother, your sister, our neighbors, our friends, our relatives and co-workers. We are the harvest. Tayo ang ani. I am the harvest. And an harvest begets grace. Together as harvest, we are brought to become bountiful. For the harvest brings forth seeds for the next harvest. Ang bunga ngayon, sila rin ang magiging binhi ng susunod na lahi. What a wonderful opportunity, isn't it? Kahit may expression tayong, ang magtanim ay di biro, maghapon na kayo ko. Somebody planted before us. Some filled, tilled, and nourished the seedlings ahead of us. We are just called to harvest. We should be benefiting and enjoying the harvest. Para pong parokya natin, alam niyo po ang parokya natin dito sa Banal na Cruz, in Banal na Cruz Parokya, Holy Cross, on Sunday, July 11, 2021, is already celebrating 85th anniversary. Isa sa mga pinakamatandang simbahan, ang ating simbahan dito sa Sapang Bato, after Holy Rosary. Siyempre, may Mother Church tayo, ang Holy Rosary, dyan sa may Downtown Angeles. Pero next to Holy Rosary, we are very happy to tell you, this church had been planted 85 years ago. Kaya nga po, ako ngayon bilang pare, napakaswerte ko. Ako na yung nag-aani. Tayo na po yung nakikinabang. We are celebrating the tastes of the fruits. Mga naunang pari sa akin, mga naunang mga parish priest, mga naunang nagtrabaho, parang kung meron lang po tayo dito ngayon, tayo na ngayon ang nagpapasalamat sa grasya. Nakita ko po kung paano pinagawa ang simbahan na to, ang retablong ito, kung paano nagawa ang ating parokya through the years, kahit nasira nung panahon ng pinatubo, ganun din ang kumbet. We should be grateful for all of us experience this harvest. Not only the material things that we have, ang mga tao, mga kabataan, mga masipag na taga-parokya natin ay ang naging bunga ng pinagpaguran ng mga nauna sa atin. No tree shall ever fruit again. No tree shall ever eat its own fruit. No harvest will benefit from its own plant. Every tree and every harvest is meant to be shared. Question po, nakakita na kayong halaman na kumakay ng sariling bunga? Nakakita na kayo ng mangga, kumakay ng mangga? O kaya yung bayabas, kumakay ng bayabas? Hindi, di ba? Napansin nyo, ang mangga, ang bayabas, whatever tree you may say, are always offering their seeds, their fruits, their bounty for another. Ganyan po ang pananampalataya. Huwag kang malungkot kung may nakikinabang sa pinagpaguran natin. Huwag mong masamain kung somebody celebrates what we work for. That is the very reason nga eh. Kaya nagkaroon tayo ng pagtanim ng ating pananampalataya. Just continue the process, the continuing of our harvest. Kaya ang mission ko na lang ngayon, ipagpatuloy na ang pag-ani at ang pagpapatuloy ng pagtatanim for the future.
Meron akong professor noon, namatay na po siya, birthday na next week. Pangalan niya, Professor Ed Morato. Sabi niya sa akin noon, teacher ko po siya sa Asian Institute of Management. We were discussing human resources. Maraming problema sa human resources, the discussions. Tapos, dahil alam niyang pari ako, sabi ni Professor Morato, you, Father Deo, isn't it taga-simbahan ka? Yes, sir. You should be experts in human resources. Dapat kung maghanap ka ng taong magaling pagdating sa mga kapwa-tao, ang simbahan. Nanahimik po ako. Totoo nga naman po yun. You care for your people. You care for your parishioners. Because our best resources are the people. Ang pinakapuhunan ng tunay na organisasyon. Hindi po yung magandang building, hindi po yung equipments, hindi po yung pera, hindi po yun. Ang tunay na puhunan natin ay tayo. We are at the center of the greatest resource of our church. We are not your problem. Hindi po problema ang tao. Ang tao kailangan ang pinagmumulan ng grasya sa ating organisasyon. Kaya nga, why do we have management insight in terms of human resource problem? Kaya nga, di ba, nasabi ko na yata noon, pag may problema daw po, pag may problema, huwag mong itanong, sino ang problema? Do not ask, who is the problem? Pag sinabi mo kasing sinong problema, pag tinuro kita, syempre you will become defensive. Pag sinabi ko, itong problema, siya yung problema, syempre you will not take that sitting down. Magiging personal ang ating relasyon ng mga problema. You will fight back. You will defend yourself. Pag may problema daw po sa organisasyon, ang dapat nating itanong, ano ang problema? What is the problem? Don't make it a person. It's a system problem. Baka kulang yung training. Baka hindi maayos ang preparation. Baka kulang yung communication. Baka kulang yung pagsasanay. Baka kulang yung equipments. Kulang yung training. Therefore, it's not the person that you should point out as our problem. Because each person is a gift, would be part of the solution more than the problem. Kaya nga po, kumisan problema, systems, processes, supervision, data information, communication processes, the clarity of goals and mission, expectation, motivation, training capacity, and skills. Kaya po noon, nag-aral ako sa management. Meron akong professor, magaling sa business, sa mga korporasyon. Gumawa siya ng tatlong line. Ang negosyo daw ganito, input, throughput, process, and then output, products. Yung input daw, nasabi ko na yata minsan, human resources, manpower, money, puhunan, materials, makina, machineries, facilities, and then management system. Input lahat yan. Tapos yung process, yung pagpapagawa nung niya, gagawa ka ng upuan, gagawa ka ng soft drinks, gagawa ka ng tela. That is the input. And then the process, and then the output. Kaya pag maraming output mo, you become productive. Productive management. Malaking output, maraming benta, marami kang produkto. Meron pang isa, you become efficient as a manager. Efficiency and productivity. Productivity, mas maraming products, mas maraming products, mas maraming output. Pero efficiency is maximizing your input. Todo-todo, para walang nasasayang, you maximize your input. Nagtas po ako ng kamay. Sabi ko sa professor ko, sir, I'm not very comfortable with your structure, with your diagram. Why, Father Deo? Why, Deo? Why? Sabi ko kasi po, yung input, kasama po yung tao. Para bang sa ating kasi sa simbahan, yung tao, hindi input. Hindi siya kasabay ng materials, money, machines, and management system. Ang tao ay nasa sentro ng kaharian ng Diyos.
we are not just only an input. Gusto mo ba yung anak mo input lang sa korporasyon? O yung anak mo is only an input towards a greater product more than you? Pwede kang pagtipiran. They will maximize you. Ang tawag sa inyo, overhead expenses, kasama ka sa gastos. Kaya pag magastos ka na, palitan na kita. Ganun po tingin ngayon sa mga tao. Kaya nga, napakahirap pag we only have a pure business perspective. Sana lagyan natin ng Christian perspective that the person is one of the bottom line of our endeavors because they are part of the harvest. Hindi sila input lamang. Sila'y nasa sentro ng ating mission. Kaya kung may negosyo ka, if you are a boss, if you are an organization, put your people at the center of your endeavors. Kaya nga po, sinasabi ko for the PPC leader in one parish, sabi niya, I am not nourished in the parish. We work, we are tasked to serve, but we are not nourished. Sayang naman kung simbahan natin hindi pinapalago, hindi nagkakaroon ng bunga ang ating mga kasama dito sa ating simbahan. Kayong mga nagsisimba, I hope you will also nourish your children and family in our faith. Kasi may mga bunga na sasayang lang. Gone opportunities and graces. No one is there to harvest. Nandyan na, hinug na ang bunga, walang pumipitas. Unused to their fullest purpose, sayang, walang nakinabang. Sa Kapampangan, may term yan, di ba? Yung overripe, nasira. Ketubasan ang term. That sayang, overripe, walang nakinabang. No one harvested. Harvest is about person. Let us stop them. Let us empower them. Let us call their potentials to its best use. God do not only call us to be able, but enables us, and especially those whom He calls. Huwag po kayong matakot pag tinatawag kayo ng Diyos. You are called to serve. You become a harvest to plant the next generation of seeds. Sabi ni Bishop Bobet Malyari sa akin noon, God do not only call the able, but He enables those whom He calls. Huwag kang matakot pag tinawag ka ng Diyos. Yung kanyang, yung inaasahan sa iyo, ibibigay niya sa iyo kung anong kailangan mo para maibigay mo ang sarili mo. We need more new laborers, young blood, those who are young. We do not only need success, we need successors. Di ba sa Olympics, mayroong game yung relay? Pag tumatakbo ka, tapos mayroong kang pagbibigyan ng bato na hawak mo, kasi may magpapatuloy ng ating mission. And so, may narinig ako minsan sinabi ni Pope Francis as we celebrate the bounty of our faith. Sabi ni Pope Francis, it is not about our church seating capacity. Alam niyo po, ngayong pandemic, alam ko na yung seating capacity ng simbahan eh. Kasi meron tayong 30%, 50%. Ngayon, alam ko na kung ilan yung kapasidad ng mga upuan natin. Pero sabi ni Pope Francis, hindi naman pinag-uusapan yung seating capacity, kung ilan yung nakakaupo at kapasidad ng simbahan pag maraming tao. Ang sabi ni Pope Francis, ang mas mahalaga, it is our church sending capacity. Yung kakayahan ng simbahan nating magpadala ng mga magmimisyon, magpakalat, magkakalat, magdarala ng mabuting balita ng ating pananampalataya. We send more workers into the vineyard for the harvest. Kaya nga po, isa sa mga magmimisa natin sa Biyernes ay si Father Jerry, ang ating isang parokya na maging pare. Kaya lang, nasa Paranaque yata siya. Uuwi siya. He's one of the harvest. And the many other people in our parish, we thank the Lord for serving the Lord in different levels. You are the harvest. We are the harvest. Let us continue to celebrate the next generation of harvest in our community, in your family, in our parish. May God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.